So, Saturday morning sa dito sa bahay ni Ma'am G. Anyway, so magandang umaga sa lahat ng mag-delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan. Doc, Gigi, Sunga. Alright, so ngayon ay Sabado. So enjoy lang natin ang moment kasi di tayo makalis. Hindi naman kotse. And besides, we need to rest. Kagabi medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Hanggang kanina umaga, pero ngayon we're okay. Alright, so yung isang pag-usapan natin ngayong umaga ay isang bagay na nalilimutan ng lahat ng mga nagninegosyo. Okay? Kaya hindi masyadong tumataas ang sales. Right? Pag hindi tumaas ang sales mo, okay, so may problema tayo. Kasi dyan nanggagaling yung profit, dyan nanggagaling yung cash flow, dyan nanggagaling yung mga pasweldo natin, at siyempre dyan ang fuel ng ating business, okay? So, you need to increase your sales, okay? Pero meron tayo isang nalilimutan na isinasabay. Ito dapat kasabay ng pag-angat ng negosyo mo, pag-launch ng negosyo mo, pagsimula ng negosyo mo, pag-kick-off ng negosyo mo. Dapat sinasabay mo rin to. Ito yung, as you start your own business, you start rebranding yourself. Kasabay niyan, inaangat mo rin ang sarili mo. Kasabay niyan, okay, kasabay niyang pag-launch mo ng yung negosyo, nilo-launch mo din yung branding ng sarili mo, yung pag-angat ng sarili mo, okay? So, kasabay mong binabago, abang minamanage mo yung negosyo mo, minamanage mo rin ang sarili mo, yung self-image mo, yung brand na tinatawag natin, okay? So, you are rebranding yourself. Kung meron kang kailangan baguhin sa sarili mo, you have to rebrand yourself. Ngayon, kung hindi mo pa binabrand ang sarili mo, as in, hindi ka pa nagigising sa katotohanan na dapat makabuka ng isang image, isang identity na paano ka makikilala ng mga tao, you have to brand yourself, right? So, yun ang nakalimutan natin. And Doc, ano ba yung connect ng branding yourself to increase your sales, right? So, ganito po, let me give you example. Gawin ko na example sa sarili ko. When I started launching my new career as a speaker, as a coach, as a vlogger, as a endorser ng mga different products, so nung sumabay po yan, isinabay ko na rin yung branding ng sarili ko, okay? So, isinabay ko ng pag-angat, okay, yung sarili ko. I always make sure that I look like a credible endorser of the different products, okay? So, of course, nag-upgrade tayo ng personal, you know, natin, personal, yung personality natin, di ba, kasama na yan. So, choice ng mga places na pinupuntahan natin, choice of words natin, choice of yung pati FB natin, I check it, I made sure na lahat ng mga nakalagay dyan, that leads to sales, that leads to inviting people to invite me as a speaker, to hire me as their coach, to hire me as their consultants, and to hire me to vlog their business. Okay, from my social media. So, sinimulan ko yan sa social media hanggang sa, choosing the dress na dapat mong i-damit. So, everything. So, ang dami. Isang topic yung branding, rebranding yourself. Isang topic yan. But what I'm trying to say, isabay natin yung sarili natin when you launch your business. So, kung dati kang yung FB mo, mga panay hugot, yung panay parinig na mamatay na lahat sana ng kulot kasi may nakaway kang kulot. So, hindi pwede yon kasi dapat alisin mo na yon because, you know, hindi maganda sa business mo. So, paano bibili sa'yo yung mga, kung nag-online selling ka, paano sila bibili sa'yo kung ganyan ang yung FB account, di ba? Kung puro hugot ang yung FB account, so, paano sila bibili? So, they will not buy, okay? So, kung halimbawa, nagpo-post ka ng mga negative, nagre-repost ka, nagsishare ka ng mga negative thoughts, di ba? So, it's not good, okay? So, simula pa lang yan. Isa pa lang yan, social media pa lang. Then, pati yung choice of friends mo na rin, dapat iniingatan mo na rin sarili mo. Parang yung place na pupunta mo, nabanggit ko kanina, parang, kailan ba? Last night lang ba yun? Or may nag-invite sa akin na punta dun sa, relax lang,
banda, something like that. So, kaya lang, naisip ko, that place, I should not be visiting that place. Okay? My believers should not be seeing me. They should not be, they should not caught me na, ah, nandun ako sa ganun lugar. So, something like that. So, you have to improve yourself because you are establishing credibility. And when you were able to establish your credibility, sumasabay yung increase ng sales ng yung negosyo. That's the connect. Okay? So, if you are launching your own business or you have your business, think of rebranding yourself. Think of changing something in yourself na makapagtaas ng credibility mo, thereby increasing yourselves. Connected kasi yan eh. You cannot separate yourself from your business. Hindi natin pwedeng pag-iwalayan. Parang ako, kahit nagpapahinga ako, kahit nanonood ako ng sine, kahit na nasa mall ako, kahit nasaan ako, ako pa rin si Doc G. Ako pa din yon. Ako pa rin nag-endorse ng Habida Tower. Ako pa rin nag-endorse ng InvestPro. Ako pa rin nag-endorse, you know, hindi naman ako solo ko yun, ah. I mean, nire-recommend lang. Sun Life and other companies na pinagkakatiwalaan tayo, di ba? So, something like that. So, you have to rebrand yourself because that's one of the keys to increase your sales, okay? So, if you want to know more, okay? So, you can enroll in my Go Masterclass. Go Your Own Business. Go Masterclass 2 is scale up your existing business. Go Masterclass 3 is how to become an effective speaker. And Go Masterclass 4 is how to become a life coach. So, yeah, message mo lang ako. Tawag mo 0939-525-4311. Okay? Or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, para magkausap tayo, paano po ang gagawin natin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.